2020, November 11 lamang pumunta itong si Rodrigo Duterte. Sino ngayon ang nauna sa Leyte? Napakakapal ng mga pagmumukha ninyo para magkalat kayo ng kasinungalingan. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 10, 2023. At kapag ka kasinungalingan talaga ang pinapagana ng isang tao, hindi po nagtatagumpay ito sa kanilang mga intensyon. Alam nyo ba kung sino po yung sinungaling na tatawagin po natin ngayon ang atensyon? Ito pong Chrisette Laureta Chu. Nagpakalat po ito ng kasinungalingan laban po kay Speaker Martin Romualdez nitong mga nakaraang araw at sa mga nakalipas pang panahon. Kasi alam nyo mga tol, bigyan ko lamang kayo ng backgrounder dito po sa tao na ito. Ito po ay talagang anti-Marcos at dating dilawang supporter po ito na naging panatiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung mga may pa-miss you Tatay D. Kaya naman sa pamumuno, sa panimula pa lamang ng pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ito na yung mga tao na walang tigil sa paninira sa ating Pangulo at patuloy na binubuhat. Akala naman nila napakagaling ng kanilang tatay na si Rodrigo Duterte. In short mga tol, itong Chrisette Laureta Chu na ito, napakasinungaling po nito mga tol. Sobrang sinungaling po nito. Bakit? Ito po ang sitwasyon. Sinausawan po ng ilang mga DD sheets ang kanyang kasinungalingan. Kasi ayon po dito kay Chrisette, wala daw si Martin Romualdez sa Pilipinas before, during, and immediately after Yolanda. Ano? Wala daw po si Speaker Martin Romualdez. Sinausawan ito ng mga DD sheets katulad po ng mga sumusunod. Itong Raindrops, hindi ko alam kung sino po ito. Pero isang DD sheet po ito. Sabi niya, naniwala kasi siya sa kasinungalingan nito pong si Chrisette. Nasaan si Tambaloslos during Yolanda? Wala. Nasa picture lang siya na edited. Trapo talaga. Credit grabber. Nakakadiri. I'm so disgusted with this trapo si Indis. Imagine, ginamit niya mga victims for his own political ambition. Pampabango. Eh, he was nowhere to be found during the typhoon 10 years back. Nagbakasyon daw. This picture made angry. Kayo din ba? Yan pa, binasa ko lamang po kahit grammatically incorrect po yung kanyang pagkakasulat. Tapos umausaw din yung isang Manuel Mata Jr. ang pangalan po yata nito sa totoong buhay. Itong si Coco Locoy, ang tunay na pangalan po nito sa ating nasagap na impormasyon kung hindi po tayo nagkakamali, ay Manuel Mata Jr. Pangalan pa lamang po, loko-loko na. Kaya yung kasinungalingan ni Chrisette Chu, sinasawsawan pa at tinira pa si Kaki Rocky. Sabi niya po, bakit ba kasi kailangan magsinungaling kung andun siya o wala noong habang nananalasa ang Yolanda? Hindi ba pwedeng gumawa na lang mga bagay na may pagmamalaki ng politiko na malinaw at siguradong nagawa at nangyari? Ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino. Parang ang hirap yatang unawain nitong sinasabi nitong si Coco Locoy. Kung ginagawa nilang bobo, kayo ano ginagawa ninyo sa mga followers ninyo? Tanga! Kasi pinapaniwala ninyo sa mga kasinungalingan nitong si Chrisette Chu. Ngayon, may mga nakikisawsaw pa rito. Pero hindi na po natin sila pagtutuunan pa ng pansin. Tama na po yung dalawa muna na yan. Ano ba ang ebidensya po natin na si Speaker Martin Romualdez immediately thereafter nandoon po sa Yolanda site, ano, kung saan po nanalasa ito pong si Yolanda noong 2013. Mga photograph, pinakita na po natin. Yun po ay hindi po edited. Yun po ay actual photo. Kasama po doon, syempre, sina Senator Bong Revilla at iba pang mga personalidad na hindi maikakaila ang presensya ni Speaker Martin Romualdez during the time. Pero ito ang pinakadagok sa kanila lahat ngayon sa kasalukuyan.
yung kasinungalingan po nito pong mga didisit sa pangunguna nito pong si Crisette Laureta Chu. E sumagot po itong si Representative Jude Aborque Asidre. Sabi po niya rito, medyo sampal talaga sa pagmumukha nitong si Laureta Chu ang mga binanggit po dito nitong si Representative Jude Aborque Asidre. Subukan po nating tagalugin. Sabi po niya rito, kilala ko na si Crisette Laureta Chu simula pagkabata. Siya ay kaibigang matalik ng aking pinsan. At naniniwala siya na itong si Crisette ay articulate, candid, and brutally frank sa kanyang mga naiisip at mga opinyong binibitawan. Mukhang ang bata pa lang galit na sa mundo. Well, almost everyone now knows Crisette for her inordinate support for the past administration. Ang kanyang walang kapatawarang kritisismo sa social media para lamang idepensa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte o atakihin ang mga kritiko nito. Ngunit, meron siyang isang bagay na hindi in-expect nito pong si Representative Jude Aborque ay ito ang pagiging sinungaling. But there is one thing that I did not expect her to be, a liar. I never thought she would cross the line and peddle lies just to detract someone. That is why naniniwala po si Representative Asidre na dapat iset ang record straight, itama ang katotohanan. Unang kasinungalingan daw nito pong si Crisette. Crisette has publicly posted on social media, by the way, hindi ko alam kung nag-deactivate itong si Crisette o naka-block ako, mga tol. Kasi kung hahanapin po natin yung kanyang page, sikat na sikat po siya ngayon sa Facebook eh, oh. Hindi po natin makikita yung kanyang page. Nag-deactivate po ba siya ng Facebook? O sa Twitter niya lamang ito kinoment o pinost? Hindi ko alam kasi di naman ako nakapollow dito. Pero balik po tayo dito sa unang kasinungalingan nitong si Crisette. Crisette has publicly posted on social media that Speaker Martin Romualdez was not in the country the day before Typhoon Yolanda happened. False. Nandito po siya sa Pilipinas, mga tol. Alam nyo, isa sa mga ebidensya ng nagpapatotoo dyan, walang iba kung hindi ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kahapon lamang, kanya pong binanggit sa kanyang talumpati ang mga sumusunod. Pakinggan po ninyo, mga tol, ha? Ito po ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatotoo na ito pong si Speaker Martin Romualdez ay nandito po sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Speaker Romualdez ay majority floor leader pa lang, hindi pa siya speaker noon. At nandito kami, ako naiwan dito, senador ko noon, naiwan ako dito sa Tacloban, doon ako naka-camping, doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila para lahat ng pangangailangan namin dito sa Tacloban, lahat ng pangangailangan dito hanggang Giwan, hanggang lahat ng Samar, lalong-lalo na sa pag-release ng mga emergency funds, sa kanya ko pinapasa. At yun naman ang kanyang linalakad, kaya narelisan tayo kaagad ng 130 billion na binigay. Yun ang unang pumasok na pondo para makapagbigay tayo. Tapos nandiyan po. Hindi na kayo nahiya sa mga taga Leyte. Biruin nyo si Speaker Martin Romualdez during that time, majority floor leader, ang naging dahilan para magkaroon kagad ng ayuda sa halagang 130 million pesos sa mga taga Leyte. Tapos palalabasin nitong si Crisette, nasa labas ng bansa, itong si Speaker Martin Romualdez. Nandito siya sa House of Representatives. Inabot siya ng bagyo eh.
May trabaho siya rito, inabot ng bagyo. Eh, anong gusto nyo? Bagyo, babiyahin si Speaker Martin Romualdez, pabalik sa Yolanda, ay pabalik doon sa Leyte. Tuloy tayo sa pagpapatotoo dito nitong si Representative Basidre. That route, however, is he was in Manila monitoring the typhoon. In fact, he made several calls to the district staff in Tacloban to ensure that relief operations were in place. Ikalawang kasinungalingan nitong si Crisette. Crisette said Romualdez was not in Tacloban during Typhoon Yolanda. In a way, a half-truth indicating that he cared less about the situation on the ground. The truth is that he was on the phone with one of his staff when the communications lines were cut and started mobilizing efforts that very same day. He even went as far as calling on the foreign ambassadors to seek for assistance the afternoon of the very same day. By the way, those days were November 8 and 9 ng 2013. The reason why I know this personally is because I had to accompany a cousin to go to his house in Manila that very same afternoon and ask them to carry cancer medicines for a relative undergoing treatment to Tacloban since a plane was due to go to the city the following day. Ikatlong kasinungalingan ni Crisette. Crisette said that Romualdez was not in Tacloban the day immediately after Typhoon Yolanda. That is the biggest lie of them all. Remember, the plane due to fly to Tacloban the day after the typhoon, and that was November 10, Martin Romualdez was on that plane. He brought medicines and supplies with him for his district staff and the family-owned RTR Hospital. By the way, yung mga mayayabang na DD seats, pinagmamalaki nila, si Rodrigo Duterte daw po ay nasa Leyte. Agad-agaran, wala po iyong katotohanan sapagkat si Rodrigo Duterte mismo ang umamin sa kanyang post sa Facebook niya posted November 14. Mas nauna pa nga si Speaker Martin Romualdez kaysa dito kay Rodrigo Duterte ang pinagmamalaki ninyong mga DD sheets kayo. Tuloy natin. That day, he instructed that the RTR Hospital remain opened and deliver medical services for free. That arrangement continued until February the following year. In his speech the other day, yun na po yung pinakita natin kanina, President Marcos recalled, it was agreed in the family that Speaker Martin be stationed in Manila in the aftermath to coordinate the relief efforts and to ensure we would get as much support from government and the public sector, both local and abroad. Panoorin po natin muli ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Si Speaker Romualdez ay majority floor leader pa lang, hindi pa siya speaker noon. At nandito kami, ako naiwan dito, senador ko noon, naiwan ako dito sa Tacloban, doon ako naka-camping, doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila para lahat ng pangangailangan namin dito sa Tacloban, lahat ng pangangailangan dito hanggang Giwan, hanggang lahat ng Samar, lalong-lalo na sa pag-release ng mga emergency funds, sa kanya ko pinapasa. At yun naman ang kanyang linalakad, kaya narilisan tayo kaagad ng 130 billion. Yon ang dahilan, ano? Nakapag-release ka agad ng 130 million pesos para po sa pangunang ayuda sa mga taga Leyte. O, tuloy po natin. I know the speaker and his wife, Representative Yeda Romualdez, are too decent to even respond to the malicious insinuation made by Crisette. But I think we need to set the record straight before people begin to be misled by the lies she peddles.
Just a few days ago, we commemorated the 10th anniversary of Typhoon Yolanda when we all tried to rebuild and heal. Crisette was trying to sow discord and hatred. Ganito ang mga DDCs. Talagang ayaw nila nang maging mapayapa ang bansa po natin. Eh, magandang halimbawa niyan ngayon. Nangunguna ang ating bansa sa mga fastest growing economy katulad po ng Vietnam, China, Indonesia, Malaysia. Pero nangunguna po tayo doon. Meron po tayong 5.9 economic growth sa ating gross domestic product. At saka ang inflation rate po natin, bumaba po ito mula po sa 6.1% noong September. Ngayong October 2023 ay naging 4.9% na lamang, kung di ako nagkakamali sa figure. Pero itong mga DD shit, hindi nila ikinakatuwa ito. Typical itong mga DD shit, mga tol, na yung mga parang kapitbahay mo na kapag ka nakikita kang umaasenso, naiinggit. I am not saying yung mga kapitbahay namin dito, baka ma-misinterpret ako, madinig nila ako. This is ini-illustrate ko lamang. May mga ganun kasing kapitbahay na nakikita nila yung kapitbahay nila umaasenso sa buhay, hindi sila natutuwa. Sila ay naiinis pa. Ganito ang mga DD shits. Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, umaayos ang ekonomiya ng bansa, umaayos ang welfare ng mga Pilipino, bagamat may mga challenges, pero hindi nila yun kinakatuwa. Kasi masasapawan yung tatay nila eh. O kaya, nagpapakalat na lamang sila ng galit at pagkakabahagi-bahagi sa kapwa po natin mga Pilipino. Tuloy natin, to spread lies about Typhoon Yolanda for the sake of selfish political motives is an insult not only to the persons concerned but to everyone who were part of the response. Tama. Hindi na kayo nahiya, mga DD shit. Kawawa naman yung mga taong pinagmalasakitan. Tapos, pati yung mga taong nagmalasakit, nagpapalabas kayo ng mga kasinungalingan para lamang sirain ninyo ang partikular na tao na si Speaker Martin Romualdez. By the way, bakit ba nila ginagawa yan, mga tol? Kasi natitreaten sila dito kay Speaker Martin Romualdez. Lumalakas, mga tol, sa kasaysayan ng kamara. Tanging si Speaker Martin Romualdez lamang ang nakakuha ng 71% na approval rating sa ating mga kababayang Pilipino. Wala po sa kasaysayan ng kamara ang nakagawa po niyan. Samantala yung kanilang isinusulong na maging pangulo na si Vice President Sara Duterte ay unti-unting nasisira ang tiwala ng taong bayan dito. Kaya ang ginagawa bilang depensa nitong mga DD shit, eh gibain na kagad, sirain na kagad yung potensyal na makakalaban nitong si Sara Duterte. Eh akala naman nila magtatagumpay sila. Yung ginagawa nila sa kanila nagbabackfire, sinisira nila si Speaker Martin Romualdez, pero ang nasisira, hindi si Speaker, kung hindi ang Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Tuloy po natin, I was in Manila, dagdag pa po ni Representative Asidre, when Yolanda happened. But that same day, we decided that I had to stay in Manila, to take care of our relatives who would be relocated to Tacloban after the typhoon. But weeks after, when everyone had settled in, I began working with an international humanitarian agency, got assigned as interim country director, and for 2 years, I managed the implementation of several relief and recovery operations or program in camp management, wash and livelihood restoration, including the conducting livelihood trainings, blah, blah, blah. Okay? But one thing is for sure dito, mga tol. If Crisette is too certain about her truth, and then fine, she must prove it. Pero ang hamon sa kanya nito pong si Representative Asidre, if all she has is hearsay, then Crisette
shut up and stop lying. Tumigil ka, Chrisette, at tigilan mo ang pagsisinungaling mo. Ilan sa mga ebidensya na nagsasabi na ito pong si Speaker Martin Romualdez ay nakatulong after, during, and after, syempre, ng Yolanda ay ang mga sumusunod po na post na ating pong babasahin. Sabi po dito, nitong si Pichi Salvador Marcos, "Ma'am, I was in Tacloban 2 days after Yolanda struck because my husband then was the chief of staff of CRS. And when we landed at the airport, he was briefed by a soldier stationed at the airport of who already arrived in Tacloban right after the typhoon struck. And we know Speaker Romualdez was there already po. How bad people could be. We were in a military plane po." Ito pa, sabi nitong si Juan Pilo, "Matagal na itong Chrisette na to na anti-Marcos o Romualdez. Salamat po pala kay Speaker. Kasi sa may RTR po kami nag-charge ng cellphone namin. Nakikita ko rin na may helicopter na lumalanding sa residential compound ni Speaker. Kinakargahan ng mga relief goods para i-distribute sa malalayong lugar at labas-masok ang mga malalaking truck na may kargang relief goods." Ito pa po, idagdag natin. Nakalimutan ko i-share eh. Sabi po nitong si Regina Paredes Elizarde, "I was the district chief of staff of the district of office of Congressman Romualdez during that time. So sad that lies and misinformations are being disseminated by no less than people who are just personally against the good congressman, and the real truth on what really transpired is being distorted. I can personally attest that I have received a call early morning of November 8, 2013 from Congressman Romualdez, and he was checking the safety of all district staff and was monitoring what was happening on the ground. Early Sunday, November 10, 2013, Congressman Romualdez was already in Tacloban and was genuinely happy to see us okay and alive." Oh, ngayon sasabihin nyo mga didishit na una pa si Rodrigo Duterte doon ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Tuloy po natin. "He hugged, comforted, and cried with some staff whose relatives died inside his Kalanipawan house. After such planning was made right after the next day, November 11, 2013, relief operations were all started. So much and massive efforts have been made then and even the years ahead by Congressman Romualdez to help and assist all the Yolanda victims." Itong mga DDSHs, kailan lang ba pumunta si Rodrigo Duterte doon? Sabi niya sa kanyang post. Basahin po natin ang post ni Rodrigo Duterte. Oh, andali lamang ha, na-delete ko pala, hindi pala ito. Nasaan ba yun? Anyway, hindi ko makita yung cover natin. Ha? Sandali lamang at may babasahin po tayong post nito pong si Rodrigo Duterte na isang patunay na mas nauna pa nga itong si Speaker Martin Romualdez kaysa sa kanya. Pero itong mga didisit na mga sinungaling, pinapalabas nila na si Rodrigo Duterte daw po ang agarang nandoon. Mga sinungaling talaga kayo, mga hinayupa kayo. Napaka mga sinungaling ninyong mga tao. Alam nyo, yung kasinungalingan ninyo, nagpapakita lamang yan ng inyong kabubuhan. Sabi po dito sa post nitong si Rodrigo Duterte, pero nagahamang aking computer ha, anak ka ng teteng, sandali lamang ha. O, hanapin ko lamang muna yung post nitong si Rodrigo Duterte. Yan o, sabi po dito, November 14, 2013, "I went to Leyte early morning Monday." Tapos na po ang Yolanda nito. O, tingnan natin. November 8, 2013, calendar, anong araw po ba yon?
Anong araw yan? Ito, November 8, 2013. Okay? Saturday, nangyari po yung bagyo, Friday. Okay? Hanggang November 9, Saturday. November 10, Sunday, nasa Tacloban na itong si Speaker Martin Romualdez. Ano ang sabi ni Rodrigo Duterte? Early Monday, November 11 lamang siya nandoon sa Leyte. I went to Leyte early Monday morning. That was November 11. November 10 pa lamang, nasa Leyte na, nakabalik na itong si Speaker Martin Romualdez. Tuloy natin. When me and my group arrived, we went to meet with Interior Secretary Manuel Rojas, Defense Secretary Voltaire Gasmin, and Department of Social Welfare and Development Secretary Corazon Soliman at the Tacloban City Command Post located at the PNP headquarters. Kaya ngayon, sino ang mga sinungaling? Malinaw na napakasinungaling ni Crisette Chu at ng mga DDCs, palalabasin pa nila na nauna pa itong si Rodrigo Duterte kaysa kay Speaker Martin Romualdez. Balikan natin ang timeline, mga tol. Tandaan po natin ito. November 8, birthday po yan ng tatay ko. Binabagyo kami sa Angono. Napakalakas, pero mas kawawa ang mga nasa Tacloban. November 8 and 9, 10, that was Friday, Saturday, Sunday. November 10, nasa Leyte na si Speaker Martin Romualdez. And only November 11 lamang pumunta itong si Rodrigo Duterte. Sino ngayon ang nauna sa Leyte? Napakakapal ng mga pagmumukha ninyo para magkalat kayo ng kasinungalingan. Wala na talagang magagawa sa mga bitter na mga katulad ninyo. Tuloy po natin ang sinasabi po ni Ms. Regina Paredes Elizarde. These accusations are unfair. Ms. Crisette, I tell you can keep a good man down. Please stop. Wala kang nikusing na alam. We are proud to witness such efforts and love that the good congressman showered us and the people in Leyte. Forever grateful to you, Sir Martin. Sampal sa pagmumukha ninyo ito, mga DDCs. Mga hinayupak talaga kayo, mga DDCs. Napakasinungaling ninyo. Mga wala kayong kwentang tao. Ha? Tahasan ko nang sasabihin sa inyo yan. Mga wala kayong kwentang tao, mga DDCs. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Napakakapal talaga. Napaka sobra-sobra ang inyong mga kasinungalingan. Mga hinayupa kayo. Lalong-lalo na itong si Crisette Laureta Chu, nag-deactivate yata ng Facebook kasi di natin makita yung kanyang post. Oh. Dito makikita po natin, mga tol, na talagang ang ating speaker na si Martin Romualdez, mabuti po ang kalooban nito. Katulad po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi ako magdadalawang isip na kung ito'y tatakbo sa pagkapangulo sa 2028, ay aking pong susuportahan si Speaker Martin Romualdez. At sama-sama po natin ilampaso ang mga tuta ng China. Huwag po tayong boboto sa mga pro-China. By the way, Winater Cano na naman ang Philippine Coast Guard natin. Pag-uusapan po natin yan sa ibang live streaming.